Good morning. So para akong galing sa langit, no? Galing sa puting liwanag, tapos bigla-bigla na lang. Grabe naman. Bigla-bigla na lang lilitaw. So napakatagal na ng huling vlog ko at ngayon lang ulit ako nakagawa, no? So sobrang busy kasi dami-dami kong mga ginawa itong mga past few months. So hindi talaga ako nakagawa ng video, sad to say. Pero ngayon, siguro kayang-kaya na ulit nating ulitin yung ginagawa natin dati kahit wala na sila Sir Pau. Hindi ko na sila kasama, no? Pero nagawa pa rin ako. So passion natin yan, yung paggawa ng video. So ano pa pag-uusapan natin ngayon? So tingnan natin, no? Base sa experience na kung ano trabaho ko ngayon, siguro naman naiintindihan nyo kung ano, di ba? So base sa 5 buwan na nandito na ako sa kinalalagyan ko ngayon, ilalarawan ko lang naman sa inyo yung iba't ibang uri ng mga estudyante, no? At mga grupo na kinabibilangan nila sa loob ng classroom. So yun, no? So ilalarawan natin ang iba't ibang estudyante sa loob na nawawala ko. Estudyante sa loob ng klase at ang grupong kanilang kinabibilangan, no? So maraming iba't ibang klase ng estudyante. Kahit ako naging estudyante rin naman ako at naka-classify ko ang sarili ko dito. Ay, nahulog. Nahulog yung kandado. Actually mag-isa lang naman ako dito ngayon. Kaya medyo kinakabahan ako dahil sa mga ghost stories sa paligid, no? Okay, balik tayo, no? Balik tayo. Okay, so meron ako dito 5 iba't ibang uri na estudyante ko sa nilalarawan ko sila at ang grupo na kanilang kinabibilangan sa loob ng classroom, no? So, na-experience ko na to, nakita ko na to mga to at kayang-kaya ko sa inyong i-describe isa-isa. Kung tamaan ka man, mag-comment ka na lang dyan sa baba. I-comment mo na lang ang iyong reaksyon kung tutol ka ba o sang-ayon ka sa mga sinasabi ko kung ikaw isang estudyante, no? So, number 1, tingnan natin. Umpisahan na natin. Go! Number 1, Wapakels, no? Pangalan pa lang, parang alam mo na agad. Wapakels, no? Ang Wapakels ay salitang nanggaling sa saan nga ba 'to nanggaling? Ang ibig sabihin nito ay walang pakialam, no? Sila yung mga estudyante na yes, nasa loob sila ng classroom. Kaya lang ang nangyayari, parang wala rin sila. Ayoko na mag-Ingles, nahihirapan ako. Hindi sila nag-i-exist sa loob ng klase kahit na physically, nandun naman sila sa loob, no? Nakaupo sa sulok, kadalasan yan naka-earphone. Kadalasan yan nagse-cellphone yan ng patago. Lalong-lalo na kung nagpapa-activity lang naman siguro, tatapusin niya ng mabilis o minsan ayaw pa niyan gumawa, pero ang gagawin niya, magsa-sound trip yan at magbubukas siya ng cellphone at may titingnan, manonood natin alam kung ano pinapanood niya, no? Yung mga ganong klase ng estudyante, kadalasan nakukuhang grade niyan, minsan pasado naman, minsan bagsak, minsan pinagbibigyan ng guro. Kasi sabi nga, kahit naman na absent-minded dyan sa loob ng klase, nasa loob ng klase, pumasok, nag-effort ng konti, so bibigyan ng grade na konti rin, no? So yun yung mga estudyante yung tinatawag nating Wapakels kasi wala silang pakialam sa mga nangyayari sa loob ng classroom. Nagre-recitation na, nandun, tulala. Nagpapa-activity na si teacher, tulala pa rin, no? Periodical exam na, hindi niya alam na periodical exam na dahil hindi talaga siya nag-i-exist at hindi niya iniisip ang kanyang future para sa bakit nga ba nasa school, di ba? Para mag-aral, para bigyan ng magandang buhay ang hinaharap. Pero dahil Wapakels ka, Wapakels din si teacher sa'yo. Ay, kabagsak mo yan, no? Bahala, warning. Ilalo mo ba ako sino? Yun lang. Number 2, ang pangalawa naman na grupo o uri ng estudyante na nasa listahan natin ngayon ay tinatawag nating mga mushroom. From the word mushroom, naiisip nyo ba kung bakit? Siguro naman nagigets nyo kung bakit mushroom ang kanilang
ang tawag ko sa kanila, no? Bakit pa nga ba mushroom? Sila lang naman kasi yung mga estudyante na halos hindi makabisado ng teacher ang pagmumuka dahil hindi naman niya pumapasok. And then at the end of the periodic yung tinatawag nating quarter, no? Pagkatapos ng quarter, biglang lilitaw yan. Biglang lilitaw. At magsahanap yan ng sir. Ano po ang mga kulang ko? Anak, marami kang pagkukulang. Yan yung mga estudyante nanay na mas lamang ang absent nila kesa sa present sila sa loob ng classroom. So, maraming ganun. Napakadaming ganun. Pero, di ba, sabi nga natin, lagi natin silang pagbibigyan. Bakit ba natin sila kailangan pagbigyan? Bakit ba natin intindihin, no? Mali natin, meron naman silang reason. Valid reason. Kaya sila absent. Sila yung mga estudyante na pag tinignan mo sa class record mo, ay parang alinis, no? Alinis. Sobrang wala kang may record kasi hindi sila nagpapapasok. For whatever reasons na meron sila, still, ang kanilang record ay blanco, no? So ngayon, ang hirap na makita yung, wala silang grupo sa loob ng classroom. Wala silang grupo. You know why? Paano ka sasali sa grupo sa loob ng classroom eh kung wala ka naman dun? Di ba? Ikaw yung, ito yung uri ng estudyante na walang ka-group sa loob ng classroom. Yan. So minsan, ano yan eh, kailangan mo, i-chat mo pa. Ah, umusta ka na anak? Bakit hindi ka pumapasok? Kasagutin ka pa niyan. Kasi sir, nasa labas po ako. Corny. Ang corny, di ba? Ang corny ng mga reasons. Pero, sabi nga, whatever happens, kailangan mo pa rin silang intindihin at tanggapin. Guro. Di ba? So, yun na. Pangalawa na grupo natin, tinatawag nating mushroom. Dahil para silang kabuti na kung saan out of nowhere, bigla na lang silang susulpot dyan sa room. Magugulat ka, estudyante pala kita. Bakit hindi kita nakikita? Na? So, patawag mo magulang, yun na lang ang solusyon natin. So, tinamaan ka ba? Tinamaan ka ba? Kilala kita. Number 3. So, yun, no? Sa pangatlo na sa listahan na... Tatawa. Pangatlo sa listahan natin ay yung tinatawag nating... Ano tawag natin dun? Tawag natin na i-forma goals, no? Sila yung mga estudyante na ito medyo masarap i-describe ito eh. Kasi talagang sila yung mga estudyante na formahan is life, no? Ang tawag natin sa kanila ay forma goals. Bakit nga ba forma goals? Ito yung mga estudyante na pag pumasok sa loob ng classroom, aba, talo pa yung teacher na babae sa pagandahan ng kanilang ayos, no? O sa lalaki naman, talaga grabe talaga. Yung buhok hindi mo maiihipan, matigas. Ang tigas ng buhok, no? Yung mga lalaki. Tawas ang pormahan yan, talagang pag dumaan yan dun sa loob ng dumaan yan sa corridor, talagang mapapalingon ka dahil sa forma nila. Medyo guwaping sa dating, may napakaganda ng dating. Sila yung sinasabing, uy, crush ng maraming estudyante kasi talagang pala ayos sila. Ito rin yung mga estudyante, lalo-lalo na sa mga babae, no, na hindi mawawalan ng lip tint sa kanilang bag, no? Hanapan mo ng ballpen, walang maibibigay na ballpen. Ano sabi niyo saan? Pero nga yung ballpen, magsusulat lang ako. Ay, wala akong ballpen eh. Lip tint meron ka. Oo, oh, ito, meron ako lip tint. Yung lip tint na yan, pinagbabawal yan. Inaano ko lang, no? Ang lip tint ay pinagbabawal. Bakit nga ba binabawalan ng namin, ng mga guro, ang estudyante na mag-lip tint? Number one na reason kung bakit. Una-una, hindi nyo alam kung saan gawa yung lip tint na yan. Maraming nagkalat na produkto dyan na toxic, tawag dito, napaka-toxic na mga chemicals na ginamit, na kung pag ginamit mo, nasa bibig mo pa naman, no? Iniisip lang namin yung kalagayan mo.
What if yung lip tint na nakuha mo may lason? No, sana. Baka mamaya may cyanide dyan sana. Tapos nilagay mo na, na kumain ka, pumasok yung cyanide sa ato mo. Bye bye. Ayaw naman namin mangyari yan. So itong grupo ng mga estudyante na to, ito yung madalas magkumpulan. Sa isang sulok yan, yan. Nakapaikot yan minsan. Pag nagle-lesson, nagkakasama sila. Makikita mo agad ang pagkakaiba ng kulay ng labi nila sa labi ng kaklase nila. Bakit? Pulang-pula, no? Para silang kumagat ng, para silang kinagat ng langgam. Pulang-pula yan. Ang pisngi, yan. Nagpiping-ping pa yan. Mata, may nakupo. Pinagbabawal po muna yan. Huwag po muna kasi kayo pumorma ng ganyan. May tamang edad para mag-ayos kayo ng ganyan. Sa murang edad, lalong-lalo na sa high school, huwag muna. Hindi pa kailangan yan. No? So, maiintindihan pa natin kung kayo ay nasa tamang edad na, kailangan nyo na talagang mag-ayos dahil kayo ay magtatrabaho. Ito mga grupo ng estudyante na to, sila yung ano, talagang makikita mo sa kanila yung forma. Sabi siya, given na, palaayos sila, palaayos. At maraming may crush sa kanila, maraming nagkakagusto sa kanila. Dahil talaga namang very presentable. Pero tanungin mo sa klase, sana naman nakakasagot din kayo, no? Sana naman, kumpleto rin naman ang gamit nyo, papel, hindi na kayo hihingi na 1/4, hindi na kayo maghahati ng gano'n, no? Para sa lengthwise, hindi na kayo mambubura out ng bond paper, at hindi na rin kayo manghihiram ng ballpen, kasi nga lip tint nga, meron kayo. Blush on nga, present sa bag nyo. Pero bakit paggamit sa pag-aaral, parang wala. Hindi naman sa dinadown natin. O, paalala lang, unahin natin yung pag-aaral. Pangalawa na lang yung pag-aayos. Idol. Number 4. So, nandito na tayo, no, sa pang-apat na uri ng estudyante o grupo ng estudyante sa loob ng classroom. So, ang pang-apat natin ay tatawagin nating epalogs. Epalogs. Ang epal na itlog, no? Epalogs. So, alam nyo naman siguro ang salitang epalogs ay nanggaling ang ibig sabihin nito ay mga epal. Epal, ang word na epal ay nanggaling sa binaliktad na salitang papel. Sabi nila, huwag ang tao ay mapapel, ang taong ito ay epal. So, sila yung estudyante. Sila yung mga estudyante na kahit hindi mo naman inuutusan, lalapit sa'yo at mag-offer. Napakaganda, no? Hindi negative ang dating ng mga estudyante gano'n. Yung lalapit sa'yo, sir, ako na po ma'am, ako na po magdidikit ng Manila paper nyo. Gamit yung sipon. Baboy. Ako na po magdadala ng gamit nyo sa faculty. Ako na po magsusulat sa blackboard. Ako na po ang magbubura ng blackboard. Good luck kung mabura mo ang blackboard. No? Ayun, ito yung mga uri ng mga estudyante. Grupo. Hindi sila, actually hindi sila grupo, no? Uri sila ng estudyante na may encounter mo na minsan bilang guro ay matutuwa ka sa kanila kasi meron silang initiative. Hindi naman na sila kailangang utusan. Marunong silang makahalata na oh, may kailangan tayong gawin, kikilos ng pusa. So hindi talaga totally ang estudyante na to ay negative ang dating. Kaya lang nagkakaroon ito ng masamang meaning kapag tiningnan na ng ibang tao, lalo-lalo na ng kapwa-estudyante nila. Lumalabas kasi na kapag ang isang estudyante ay pumasok sa kategorya o sa uri na epalogs, sasabihin ng iba, ito ay sumisipsip sa guro at sasabihin na, oy, may mataas grade niya kasi malapit yan at yan ay nauutusan at yan ay, sabihin na natin yung napakapangit na salita, yan ay sipsip, no? So, nasa sa kanila na kung iisipin nila yon. Pero kung ikaw ay bilang isang estudyante at nararamdaman mong ikaw ay pasok dito sa sinasabi kong epalogs, ituloy mo lang kung ang ginagawa mo ay para sa ikabubuti mo, ikabubuti ng tinutulungan mo ng iyong guro, wala namang masama dun. No? Walang masama sa pagtulong, lalong-lalo na kung ito ay nanggaling naman sa puso. Kung ano sinasabi ng classmate mo sa'yo, tungkol dyan sa, sip-sip!
Ah! Masyado ka madikit. Ano, task grade mo, no? Kasi madikit ka sa kanya, no? Ganon. Ay, pabiyahan mo na sila, no? Kung paano sila mag-isip sa'yo, ganon sila sa sarili nila, no? So, huwag ka na pa-distract doon. At huwag na rin naman kasi masyadong OA na talagang kahit saan pumunta yung iyong guro, eh, sumusunod ka na para ka naman langaw. Huwag naman gano'n. Huwag naman OA yung pagtulong mo na araw-araw na lang talaga nasusunduin mo pa sa faculty, dadalin mo yung gamit. OA na yon, anak. Huwag mo nang gawin, no? So, may tamang bilang lang ng dami ng pagtulong ng estudyante. Diyan lumalabas kasi yung sinasabi, oh, yung teacher's pet ito. Araw-araw na lang kasama. Araw-araw na lang kausap. Araw-araw na lang siya ang laging nakakasalamuha. Yung ibang estudyante, hindi na. No? So, gawin lang natin level. Bilang isang estudyante na pumasok sa uri na epilogues, ayusin lang natin. Para hindi tayo makulayan. Okay? So, hindi talaga masama ang pagtulong. Ito ay magandang bagay. Kung ikaw ay epilogues, bahala ka na sa buhay mo. Five! At ang panghuli sa ating listahan ay yung tinatawag natin. Ito yung bilang guro. Ito yung ang sarap-sarap nilang turuan sa loob ng classroom. Sila yung tinatawag nating aral is life, no? Ito yung mga uri ng estudyante na kung saan tatayo ka pa lang sa harapan ng classroom, parang yung mga mata nila bilog na bilog, no? Sobrang excited sila, namibilog pa yan mo, parang anime, gumagalaw, gumagalaw, no? Dahil excited sila sa kung ano ang sasabihin mo sa araw na yon. Sila yung mga estudyanteng kompleto ang notes, bihira o hindi nga umaabsent. Kapag sa exam, matataas ang nakukuha kasi nga sila ay aral is life. So napakadami rin namang estudyanteng ganito sa loob ng isang classroom. Sila yung naiinis, no? Sila yung naiinis dun sa mga maiingay. Kapag nagdi-discuss ang isang guro at maingay ang buong klase, sila yung sumisigaw, quiet! No? Sila yung sumisigaw ng gano'n, ano ba kayo? Di ba nakakahalata? Sila yung sumisigaw, no? Sila'y sumisigaw para patahimikin ng klase kasi hindi nila marinig yung sinasabi ng guro. Lalong-lalo na kung yung teacher ay mahina ang boses, kinakain ang ingay ng mga kaklase nila. So, masaya sila kapag natatapos ang isang buong isang oras sa buo, isang buong araw nila sa loob ng paaralan na natututo sila at nakakakuha sila ng magagandang marka. So, sana sa lahat ng uri ng estudyante, tularan natin yung mga tinatawag nating aral is life, no? Sila yung nagmamadali lagi, makakompleto ng mga projects, activities, sa quizzes, kailangan kompleto sila, sa periodic exam, kailangan mataas sila, at pag nagkaroon pa ng extracurricular activities like may sayaw, no? May mga activities, programs, nagpipresenta sila na sila na yung sasayaw, ganyan. Talagang nakakatuwa itong uri ng estudyante. At ito yung mga estudyante na hindi masakit sa ulo kasi talagang disiplinado sila, no? Hindi ko naman sinasabi ang iba ay hindi disiplinado. Medyo itong mga grupo ng estudyante na ito ay nga lang ay merong mas mataas na disiplina sa sarili, disiplina sa loob ng classroom at respeto sa guro na nagtuturo sa kanila. So itong mga ito, saludo talaga na ang sarap-sarap nyo pong turuan at sana huwag kayong magbabago, no? At doon sa iba naman, mga nauna ko sinabi, yung mga may kakulitan, mahal ko kakulitan nyo. Sabi nga nila, sa loob ng classroom, yan ay parang kawali. Na kung saan napakadaming iba't ibang sangkap na nandyan. Talaga, hindi mo mapagpareho yan eh. Hindi naman natin kayang gawing lahat ng 50 students mo, lahat sila ay tinatawag nating aral is life. No! Meron dyan mahihiwalay na hindi. Pero nasa sa atin na bilang guro, nasa amin yon kung paano namin kayo lulutuin para maging masarap ang inyong buhay sa hinaharap. So yun, sa akong inugot yun, kanina pa ako pinaparamdaman ng multo rito. May tumatakbong bata kanina, nararamdaman ko, pero okay lang, sige, hindi ko na iindahin. Makagawa lang talaga ng video at makakambak si Puryo TV. Huwag niyong kakalimutan nga pala sa mga nanonood, sa mga tumatangkilik, sa mga naiinis na rin,
Don't forget to like, comment, and subscribe. At kung gusto mo, share mo na rin itong video na to. At merong bell button dyan sa baba. Click mo na lang para updated ka sa mga videos na i-upload ko sa mga susunod pang panahon. So nakita ko, malapit na ako makabili ng camera. At pag nakabili na ako ng camera, tuloy-tuloy na ang vlog natin, no? So, sa mga idol natin dyan, sa mga ibang vloggers, kagaya ni Claro the Third, ni Nico David, siyempre si Kong TV, yan yung mga iniidol natin, no? So, suportahan nyo rin sila, mga kaibigan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Nawa ay may konting tama sa inyo at yung mga advices ay pakinggan nyo rin. No, so para naman din yun sa inyong ikabubuti bilang estudyante at sa ika-aayos din ng aming estilo bilang mga guro. So yun lang, maraming salamat. Wala pa talaga akong tawag sa mga subscribers at mga watcher o mga followers ko. Mag-iisip pa ako kung anong tawag ko sa inyo. Sabi nga ni Kong sa kanya paa, yung sa iba rin tawag sa akin. Tulungan nyo ako, comment nyo sa baba kung anong gusto nyong itawag ko sa inyo. So yun lamang, paalam sa ngayon.